Bago pa man kilalaning bayani ang mga magigiting na SAF komando na napatay sa Mamasapano, Maguindanao, sila'y naging mapagmahal na anak, kapatid, asawa at ama. Kaya ngayong araw ng mga puso, alalahanin natin ang SAF 44, hindi sa kung paano sila malagim na namatay, kundi kung paano sila nabuhay. Bagamat maiksi ang kanilang inilaging panahon sa mundo, punong-puno rin naman ito ng pag-ibig. Hindi lang sa bayan, kundi sa kanilang mga pamilya. Okay, come on! Ha! Bumuhos ang emosyon habang dinadala ang labi ni PO3 Andres Duque Jr. sa community center ng kanilang lugar para sa isang necrological service. Ang buong komunidad nakiramay, nagbigay pugay. Pero ang hikbi ng 13 taong gulang na si Andrea, hindi man ganun kalakas, labis na nangibabaw. Damang-dama sa buong paligid ang kalungkutan. Pero mas lalo itong tumindi dahil sa isang awitin. Hindi pa nagtapos dyan ang pagbibigay pugay ng anak para sa kanyang ama. Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Andrea ang mga alaala ni PO3 Duque. Papa, kung nasaan ka man ngayon, huwag kang mag-alala. Kasi kung mga binilin mo po bilang isang panganay, tutuparin ko po lahat yun. Sa DS Franco, ikaw ang first dance ko. Sa Dibu po, ikaw pa rin ang unang ko sa list. Yung invitation mo po, rest assured, reserve lang po kasi yun ang usapan natin. Sabi mo pa nga, uuwi ka sa okasyon na yun. Kaya kung hindi mo kita makita sa pagkakataon ngayon, alam kong andun ka. Dahil sa trabaho, bihirang bihira lang makasama ni Andrea at ng dalawa pa niyang kapatid, si PO3 Duque. Kaya hindi niya malilimutan ang ilang sandaling kapiling niya ang ama. Masaya ko pong alaala na nakasama siya yung kwan po, yung kapag tuwing umaga po, pumupunta po siya dyan sa kwarto namin tapos sinalikan po kami. Masaya po kasi sa sobrang haba ng panahon hindi kami nagsama. Parang miss na miss ganun po. Love na love ko po kasi. Noong una, ikinahiya pa raw ni Andrea ang pagiging pulis ng ama. Noong elementary po ko, lagi pong sinasabi sa akin na pulis yung papa niya, tatlo asawa ng papa niya, lalo na sa Mindanao, madaming asawa yan, ganun po. Kaya hindi ko po sinasabi noon na pulis yung papa ko, pero simula po nung naging bayani siya, parang proud na proud po ako sa kanya kasi namatay po siya na bayani. Yun po kasi lagi niya sinasabi, sana mamatay ako ng on duty para maging bayani. Kaya naman halos gumuho ang mundo niya nang malamang nasawi ang ama dahil sa naganap na bakbakan sa Maguindanao.
nasa school pa po ako noon. Nag-text po yung pinsan ko, sabi niya po, patay na yung papa mo. Ading sabi niya, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Nagtatakbo po ako pabalik-balik para po kumbaliw kasi hindi ko po kayang labanan yung nararamdaman ko. Sa kabila ng nangyari, walang takot na sinabi ni Andrea na gusto niyang sundan ang yapak ng ama. Iisip ako mag-recriminology ba ako o ano. Tapos parang biglang may nagpaparamdam po na kinakalabutan. Ganun. Tapos parang pumapasok sa isip ko na oo, pag-recriminology ako. Sa murang edad, naiintindihan na ni Andrea ang mga nangyari. Nainis po ko sa mga gumawa sa kanilang ganun. Pangalawa po, nainis po ko sa mga nagpadala sa kanilang kamatayan. Sa kabila ng lahat, nag-iwan ang katatagan sa puso ni Andrea ang nangyari sa kanyang ama at sa 43 pang SAF komando. Sabi niya po, maging matatag kayo kapag nawala din ako, tatagan niyo lang yung loob niyo. Huwag kayong maging mahina. Gaya nga ng linya sa awiting alay ni Andrea, mananatiling bayani sa puso niya ang amang si PO3 Andres Duque. Larawan ng katatagan, ganyan kung isalarawan ni Andrea ang inang si Melanie. Pinaramdam mo sa amin kung gaano ka kabuting ama sa ating tatlong anak, lalo na kay Balong. Tandang-tanda pa ni Melanie kung paano sila nagkakilala ni Andres noong sila'y nasa high school pa lang. Noong time na nag-CET training ako, siya, ROTC officer siya sa college, silang naatasang pumunta sa high school, sa school namin. So naging trainer ko siya. Nilalapit-lapitan niya na ako araw-araw. Mas nanligaw hanggang sa naging mag-on na lang kami. Hindi na nagpakipot pa si Melanie at agad na sinagot si Andres. Ang pananaw ko kasi noon, paano ko siya makikilala kung hindi kami magiging mag-on? Siyempre, pag nililigawan ka, puro pakitang tao lang. Kaya sinagot ko kaagad. Kalaunan, nagbunga ang kanilang pagmamahalan nang dumating sa buhay nila si Andrea. Ito na ang naging daan para magdesisyon silang magpakasal. Sa halos 2 dekadang pagsasama, nananatili ang pagmamahalan ng dalawa. Malambing siya sa akin, sa mga anak namin, ganun. Kahit pulis siya, yung trabahong gawaing bahay, ginagawa niya. Naglalaba yun, nagugas ng plato, tigaluto. At kahit minsan, hindi sila magkasundo. Ginagawa ng paraan ni Andres na magkaayos sila. Pagpagod ako, lagi akong pinapagalitan. Ganun. Pero siya yung laging sumusuko. Wala pa yung time na maghapon. Wala, hindi kami naabutan ng 12 hours or 24 hours na hindi nag-uusap. Suportado ni Melanie ang pagpasok ni Andres sa PNP SAF. Sanay na rin siya sa trabaho ng asawa. Pero sa kabila nito, hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa kanya. Halos mabaliw ako. Sumisigaw-sigaw ako na kung nasa banyo ako maliligaw. Sa CR, ganun. Parang hindi ko na ako makayanan, ganun. Pero ewan ko, basta by Wednesday, parang nahimasmasan ako, naliwanagan yung isip ko na dapat tanggapin ko, na dapat mag-move on ako, ganun. At bago ilibing, nangako siya sa asawa na patuloy na lalaban sa buhay para na rin sa kanyang mga anak, lalo na sa bunsong si Balo. Tiyo, tinuruan mo akong maging matibay, matatag. Kaya ito, kakayanin ko. Kakayanin ko itayo ang pamilya natin kahit wala ka na. Lahat ng pangarap mo itutuloy ko. Lahat ang dami mong pangarap para sa pamilya natin. Para maging masaya ka. Lahat gagawin ko. Yan lumaki ang mga anak natin na wala ka. Napakahirap. Ayaw ni Roselle na makapangasawa ng pulis. Chick boy daw kasi ang mga pulis at lalong ayaw niyang palaging nag-aalala sa magiging kaligtasan ng kanyang mapapangasawa. Pero naging mapagbiro ang tadhana. Niligawan siya at napaibig ng isang Special Action Force Commando, si PO2 Nikki Nasino.
Umabot langit ang saya ng araw na ito para kina PO2 Nikki Nasino at Rosel Bitones. Disyembre noong 2013, nagsumpaan sila ng pagmamahalan at pangakong magsasama habang buhay. Naikwento sa amin ni Rosel kung paano sila nagkakilala ni Nikki. Yung common friend namin na yun, nagsabi sa akin na kung pwede raw makuha yung number ko. Tapos, sinabi nga sa akin na police. Sabi ko, ay, ayoko ng police. Hindi ko iniisip yung risk ng trabaho eh. Ang iniisip ko kasi, sabi ko, mga babaero yung mga yan. Pero hindi nagpatinag si Nikki. Niliwanag niyang mabuti ang intensyon niya kay Rosel. Tapos nagsabi na nga siya sa akin na manliligaw siya. Eh nung nakita ko siya, parang tipong na starstruck ako. Sabi ko, parang sobrang gwapo nito. Sabi ko sa kanya, ano, manliligaw ka pa? Kasi nga parang iniisip ko kasi, sa gwapo nito, parang andami nitong cheeks. Tapos sabi niya sa akin, hindi, sabi niya, manliligaw ako, seryoso ko. Sabi niya sa akin, patutunayan ko sa'yo na merong isang sap na may isang salita. Naging masigasig sa panunuyo si Nikki. Di nagtagal, nakamit din niya ang matamis na oo ni Rosel. Matapos ang mahigit 2 taon bilang magnobyo, sila'y naging Mr. and Mrs. Nasino na. At nito lamang December 2014, nabiyayaan sila ng isang anghel. Isinilang si Baby Nathan Inigo. Umuwi siya rito. Talagang hindi pa niya nabababa yung bag niya. Kinarga niya kagad yung baby namin. Alas 5 yata ng madaling araw yon, dumating siya. Yung buong period ng bakasyon niya, talagang siya yung nag-aalaga. Siya yung katabi. Gigisingin lang ako niyan kapag magpapadede. Pero ang alaala ng asawa. Tanging sa video at mga litratong ito na lang niya, masisilayan. Lahat-lahat sa kanya namimiss ko. Yung pagpapalingo niya ng baby namin, na hindi na mangyayari kahit kailan. Sa video ko na lang makikita. Bawat haplos, damang-dama ang sabik ni Nikki sa pag-aaruga kay Baby Nathan. Ang masayahing mga mata at ngiting ito, pati ang araw-araw na pangangamusta ng asawa, wala na. Yung araw-araw niyang text, tawag, umaga pa lang. Good morning, babe. Kumusta na kayo ni Nathan? Kumain na kayo? Anong ulam? Huwag mong pababayaan si baby. Tapos magpapadala pa siya ng picture na kiss. I-kiss mo kay baby, saka ito yung kiss ko sa'yo. Nigo! 2 linggo lang nakasama ni Nikki ang kanyang mag-ina bago muling bumalik sa Zamboanga. Nakausap pa ni Rosel ang asawa noong January 25 habang nangyayari ang engkwentro sa Mamasapano. Mga bandang 3 o'clock p.m., tumawag ako, nag-ring yung phone niya, sinagot niya pa. Pag sagot niya sa akin ng phone, narinig ko na yung putukan. Sabi ko sa kanya, babe, bakit may putukan dyan? Sabi niya, babe, loadan mo ako, bilis, bilis. Sabi ko, bakit nga may putukan? Basta loadan mo muna ako ng 100, bilis, bilis. Tapos iniwanan ko yung baby ko dito. Pumunta ako, nagpa-load ako. Tapos yun, wala na siyang text. Kabilang si Nikki sa assault team na sumugod sa kuta ni Marwan. Sa pagkawala ni Nikki, ipaaalala ni Rosel ang kagitingan ng kanyang ama. Sasabihin ko sa anak natin kung gaano kakabait, kung gaano kakagiting. At proud na proud kami sa'yo. Ibinigay mo yung buhay mo para sa bayan. Kahit na ang kapalit noon na hindi ka na namin makakasama. Hindi lubos maiisip ni Rosel na pahiram lamang sa kanya ng Diyos ang kanyang asawa. Pero isa lang ang sigurado niya, wala nang papalit kay Nikki sa puso niya. Hindi ko na iniisip na mag-aasawa ako ulit.
para kasi yung mundo ko, paiikutin ko na lang sa anak ko kasi siya yung alaala ng pagmamahala namin ni Nikki. Feeling ko siya yung greatest love ko talaga. Kung ang ilang mga kaanak ng Fallen 44 mapait ang alaala sa Mindanao. Dito naman nabuo ang pagmamahalan nila Police Inspector Joey Gamutan at Merlin Dakiwag. Napapangiti pa rin si Lynn sa tuwing binabalikan ang mga love letters galing sa asawang si Police Inspector Joey Gamutan. Ito, gawa niya talaga to. Heart-heart, color-color, may flower pa. Paborito niya ang pinakahuling Valentine's card na ito na bigay ng asawa. Lynn, the longer we're together, the more I realize how much I love you and I need you in my life. I love you every now and then. Joke. High school pa lang taong 1998, nagkakilala na sila Lynn at Joey sa Zamboanga. Iisang organization kami pag nagkikita kami. Pag magtinginan, alam mo yung may feeling na crush kita, ganun. Hindi nagtagal, naging magkasintahan ang dalawa. Ito, picture namin sa golf. Ito yata yung first date. First date kasi, wala kaming pera pang date. Eto, naligo lang sa golf. At dahil wala nang maituring na pamilya si Joey, sinuportahan ni Lynn ang pangarap niyang maging pulis. Makalipas ang 10 taon, noong 2008, nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng dalawang anak. Excited siya nung eto ng baby boy niya. Kasi yun na, baby boy. Nung nag-ultrasound nga kami na baby boy ang anak niya, milagro talaga na naglaba, nagluto. Alam mo yung parang masyashak ko eh. Nagluluto na si Dada. Sa loob ng halos 2 dekada, si Joey ang kasakasama ni Lynn. Ngayong pumanaw na ang asawa. Mahirap man tanggapin, pero gumagawa ng paraan para makalimot at mabuhay para sa mga anak. Ngayon, iisip ko na lang yung mga anak ko kasi alam ko gaano niya kamahal yung mga anak niya. Ang ginagawa ko na lang, tinitignan ko lang mo yung mga pictures niya, mga love letters niya. Takot pa rin akong tanggapin na wala na si Dada. Iniisip ko na nandyan lang siya sa amin. Pero kahit ano pa mang titig niya sa mga alaalang ito ng kanyang asawa, binabalot pa rin siya ng paghihinagpis sa yumaong kaagapay sa buhay. Namimiss ko siya. Kung mahal lang Bert, mahal na mahal ko talaga si Dada. Alam niya nila na hindi ko kaya mabuhay wala si Dada. Pero nilalakasan ko ng loob ko para sa mga anak namin. Magkaibigan at magkababayan, sina PO3 Andres Duque Jr. at PO3 Rodrigo Acob Jr. na kapwa miyembro ng 55th Company Battalion ng Special Action Force. Magkasama silang lumaban at namatay. Kwento nila sa kanilang pamilya, magpapalipat na sila ng assignment matapos ang misyon sa Mamasapano. Pero bago sila tumulak sa Mindanao, inamin daw ng dalawang komando, nagdadalawang isip silang tumuloy. Nung pumasok kami sa Tempido, ay di na namin pagmamayari ang aming mga sarili. Kunting pagmamayari ang aming kumpleto. Ito ang mga binitiwang salita ni Staff Sergeant Rolly Duque sa ginanap na necrological service para sa kapatid na si PO3 Andres Duque. Sa kasagsagan ng pagdadalamhati, nakausap namin siya.
pati na rin ang isa pa nilang kapatid na si Pacifico. Silang dalawa ang sumundo sa labi ng PO3 sa Villamore Air Base. Parang bumagsak ang yung langit sa akin na kung nalaman ko na iba nang sumasagot sa kanyang cellphone. Hindi nila inaasahan na sa ganung paraan nila susunduin si Andres, lalo pat bumabalik sa kanilang alaala ang masasayang araw noong sila'y mga bata pa. Magaling sa maglaro siya, magaling maglaro ng basketball. Malik siyang katawan kasi maliit eh. Ilang araw bago umalis sa kanilang bahay si PO3 Andres, pinayuhan pa siya ng kapatid na sundalo. Bali, in-advisean ko lang siya na kung pwede, kung narit na niya yung El Jute na sa Mindanao, magka pwedeng magpa-lusor na siya. Yun yung kwan ko sa kanya noon. Pero yun nga, sabi ng official nila, hindi pa pwede. Wala kami magawa kasi sumusunod lang kami sa order. Pero nangyari na nga ang isang kahilahilakbot na insidente sa isang iglap na wala ang kanilang panglimang kapatid na maalam na si Untal. Ang tres ihas ng pamilya Acob, labis din ang pangungulila sa nasawing kapatid. Dahil sunod-sunod na babae, si PO3 Rodrigo Acob Jr. ang sagot sa kanilang dasal na sana'y magkaroon na ng kapatid na lalaki. Masaya nilang sinariwa ang kakulitan ng nakababatang kapatid. Talaga mahilig siyang makipaglaro pero sa mga kasama niya lang yung lalaki. Kasi ang hilig niyan, bisikleta, basketball, ganun yung maliit naman. Mahilig siyang mag-fishing o makuha ng isda dyan kahit sa sapa lang. Nagkakantahan kami at nagsasayaw, dalawa kami sasayawan. Kinakantahan namin yung misis niya, pinapatawa namin siya. Sa mga huling pag-uusap nila, tila raw alangan pa si PO3 Rodrigo na umalis sa kanilang lugar para pumunta sa Mindanao. Ayaw mo nang bumalik ba sa Zamboanga, sabi ko gano'n. Pero sabi niya, tatapusin ko lang yung mission ko, ate. Eh kasi may training pa ako, sabi niya. Pero pagkatapos nito, ate, siguro uuwi na ako dito. Kung pwede, magpa-deploy na siguro ako dito sa region to. Ito na pala ang huling pagkakataong maririnig nila ang boses ng kapatid. Sobrang sakit kasi batang-bata pa siya. Hindi lang kasi ang iniisip niya noon yung sarili niyang pamilya, kundi pati na rin ang pamilya namin, yung mga kapatid niya. Kahit nakapos, hindi raw nag-aatubiling mag-abot ng tulong si Rodrigo. Kahit wala na yata sa kanya, pinuporsige niyang magbigay. Tapos ako din naman, nakukonsensya minsan. Minsan niloloko ko lang siya na, pautang naman ang pera mo, sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasabing, hindi, wala akong pera. Hindi siya niya sinasabi ng ganun, kundi magkano ba kailangan mo? Parang ang dami niyang pera, pero alam kong nagigipit din siya. At ngayong wala na ang kapatid, tila nabawasan din ang hanging nagbibigay buhay sa kanila. Dahil si Rodrigo, hindi lang kapatid, kundi isang kaibigan na laging maaasahan. Hirap man magtagalog ang mga magulang ni PO3 Rodrigo Acob Jr. Gayunpaman, hindi pa rin sila nauubusan ng mga papuri at masasayang kwento tungkol sa kanilang nasirang anak. Oh, parang comedian. Magaling magpatawa. Kung magalit, parang seryosong sinasabi niya. Kahit wala akong pera. Si Inang Esmeña naman, masaya ring nagbalik tanaw sa mga alaala ng kanyang anak na si Jong. Malalam din siya. Yan ang kwan. Kahit matanda na, maglalambin pa sa akin kahit may asawa na. Awantim ako na akong sir no sumangpit da. Siya, tibisita ang da ngayon ang da. Simple lang ang naging buhay ni na Jong. Ni minsan, hindi sumagi sa isip ng kanyang mga magulang na magpupulis ang kanilang panganay na lalaki.
Dahil sa kanyang pagsisikap, natulungan din ni Jong ang kanyang pamilya kinalaunan. Ganun na lang ang pagkagulat ng kanyang ama nang malaman ang balitang patay na ang kanyang junior. Na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon talaga. Yan na tati, kasi ito yung mapaspasama ganito na. Mapanak mo, makisimsim ba? Saksakit pa itay na. Yan na tatag, ito yung panubo ko na. Masakit lang ha. Naalis yung isang anak ko. Di, siyempre, umiyak ako. Ganyan lang ang buhay. Tanggap ko na. Ika-34 na birthday sana ni Jong sa darating na 28 ng Pebrero. Pero dahil sa mapait niyang sinapit sa Mama Sapano, tanging mga dasal na lang ang maipapabaon ng mga magulang ni Jong sa kanyang huling hantungan. Ay, hindi. Ayayin din niya ibagbaga na dati yung barok na kuwan-kuwan. Talagang nga, ijay nga, isang-sanggong. Pero yung naisip ko na talaga, sayang di arapat di anak ko. Tanong maagawi din, agbasa na di abogado. Tanong kasano na kanumat na ilaban iti pulis, kenti sibil yan. Na ibinigay ni Police Superintendent Antonio Maralyag, mababakas kung gaano katibay nakapatiran ang nabubuo sa loob ng mga pader ng SAF training camp. Sa hirap kasi ng mga pagsasanay sa loob ng kampo, hindi lang tibay ng katawan ang nasusubok, pati na rin ang tibay ng samahan ng bawat miyembro. Malaking bahagi ng 55th Company Battalion ng SAF ang nalaga sa engkwentro sa Mama Sapano. Kaya naman nabalot ng katahimikan ang kanilang kampo sa Zamboanga habang ipinagluluksa ang kanilang mga kabaro. Sa pangunguna ng family counselor at mayor ng Zamboanga na si Beng Climaco, sumailalim sa stress debriefing ang mga naiwang komando ng 55th Company para maproseso nila ang kanilang pagdadalamhati. At sila po'y nagluluksa. Pero sana naman sa pamamaraan ng aming pag-intervention at hiniling po nila, parang naaahon na rin sila sa kanilang kahirapan at they express na positively nakatulong po yung mga sessions na ibinigay kahapon. Maging ang pamunuan mismo ng PNP, panghihinayang at galit din ang nadarama sa pagpanaw ng mga tagaligtas. General, take your time. We seek for clear answers from the other party of the peace process. The following. Ano ba tong overkill na to na ginawa niyo sa mga tao ko? Ako, hindi ako nakatulog kagabi.
nung nalaman ko yung medical legal report. Si Inspector Tyros, si Inspector Pabalina, did not suffer any lethal shots. Nagtinamaan sila sa paalang. Ganon din yung PNC yung isa. Paanong namatay yan? Yung isa, binaril nyo sa ulo eh. Buhay na buhay pa yung tao eh. Bakit nyo pininis yung mga tao? Ulit po namin, kami sa Philippine National Police, we are all for peace. Sagutin nyo lang po ako so that when we face each other all in heaven, I can tell them what happened. My men, I tell you, buhay na buhay yan. Hindi nyo man lang pinauwi. Kasama ng kanyang mga anak. Pare-pareho mang nagdadalamhati ang mga kapamilya at kapatiran ng mga yumaong SAF troopers. Hindi nito ibig sabihin pare-pareho rin ang kanilang pinagdadaanan. May iba't ibang yugto rin kasi ang pagtanggap sa pagkawala ng isang minamahal. May denial, may bargaining, may shock, may ganyan na stages. Pero we always take into account yung individual resiliencies at saka yung differences ng tao sa pagtanggap. Individually, may inherent capacity bawat tao na mag-recover. Higit 20 taon na ring psychologist sa DSWD, si Adele Guerrero. Anya, traumatic o nakabibigla raw ang naging pagkamatay ng SAF commandos. Meron yung tinatawag na anticipatory grief. In contrast to what happened dito nga, na they just said goodbye a while ago and they expect babalik sometime again or what, tapos patay na pala, yun yung traumatic grief po. Si Andres, Nikki, Joey at Rodrigo, ilan lang sila sa 44 na mga bayaning unang umibig sa kanilang mga magulang, mga kapatid, asawa, anak, at maging sa kanilang sinumpaang kapatiran. Mga bayaning isinugal din ang kanilang mga buhay para sa pag-ibig at sa ngalan ng bayan. Nagwakas sa isang trahedya ang laban ng SAF-44. Habang masaya nating kapiling ang ating pamilya sa gabi, may mga lingkod bayan na magpapaalam sa kanilang mga magulang at hahalik sa kanilang mga anak at asawa para harapin ang mga kaaway upang maatim natin ang payapang buhay at lipunan. Ako po si Cheryl Cosim. Magandang gabi po sa inyong lahat.